Max Park, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, Max Park, pag-usapan po natin lang ang mga ginagawa ng isang lalaki kapag siya ay seryoso sa iyo. At kung handa na kayong lahat, ay masulat po tayo. At muli, be inspired! At ang unang ginagawa ng isang lalaki kapag siya ay seryoso sa iyo is hindi niya tinatakasan ang problema ninyo. O pumaksud niya ng unang palatandaan kapag ang isang lalaki ay talaga namang totoo sa iyo, seryoso sa iyo at mahal ka talaga niya. At pinapahalagahan niya ang inyong relasyon. Anong klaseng relasyon man meron kayo. Diba kapag may problema kayo, hindi niya ito tinatakasan. Sa halip, pinahanapan niya ito ng solusyon, inaayos niya ito. Eh bakit ganun kay inspired? Bakit sahil sa ginagawa ng isang lalaki? Para masabi natin na siya ay seryoso sa akin. Dahil kay inspired, kapag ang isang lalaki ay hindi seryoso sa iyo, maniwala ka sa akin, walang ka-effort-effort yan na ayusin ang problema nyo. Kapag nagka-problema ng konti, tatakas. Kapag nagka-problema ng konti, mawawala. Kapag nagka-problema kayo ng konti, sabihin natin manlalamig. Kapag nagka-problema kayo, magbabago ugali niya. Imbis na hanapan ng solusyon, mas lalo pang dadagdagan ng problema. Kapag nagka-problema kayo, aawahin ka na. Pag nagka-problema kayo, maghahanap na ng iba. Pag nagka-problema kayo, lalabas ang tunay niyang kulay. Magbabago ang pakikitungo sa'yo. Pero pag ang isang lalaki ay seryoso sa'yo at mahal ka talaga, kapag may problema kayo, hindi niya tatakasan yan. Aayusin niya yan. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa relasyon niyo. Ganyan yan ka-inspired. Ganyan magpahalaga ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa'yo at seryoso sa pag-ibig sa'yo ka-inspired. At ang pangalawang ginagawa ng isang lalaki ka-inspired kapag siya ay seryoso sa'yo is tinutupad niya ang mga pangako niya sa'yo. Ang isang lalaking seryoso sa isang babae ay talaga namang may pananindigan sapagkat ang pag-ibig niya ang siya nag-uudyok sa kanya para maging totoo. Ka-inspired kapag ang isang lalaki ay tinutupad niya ang kanyang mga salita sa'yo, ang kanyang mga pangako at sumpa sa'yo, ay sigurado ka-inspired yan ay talaga namang nagmamahal sa'yo, nagpapahalaga sa'yo, at talaga namang seryoso sa'yo. Diba? Eh, pag isang lalaki, puro lang salita, puro lang daga, puro lang pangako, di naman na tinutupad, di naman na ginagawa, ni walang resulta, ni wala ka nakikita. Diba? Sa halip, yung mga ginagawa niya ay salungat pa sa mga sinasabi niya. Yung mga ginagawa niya, yung mga pinapakita niya, kabaliktaran pa sa mga pinangako niya. Talaga naman kay inspired. Masasabi mo ba na seryoso yung lalaki pag ganun? Hindi. Hindi. Kasi hindi niya feel na gawin yung mga sinasabi niya sa'yo. Hindi siya focus yung isip niya na gawin yung mga pangako niya sa'yo. Pero pag ang isang lalaki seryoso sa'yo, eh talaga naman kay inspired. Nakafocus yan sa kanyang mga salita sa'yo. Pinapahalagahan at pinangahawakan niya yung mga sinabi niya sa'yo. Tinutupad niya yung mga salita niya sa'yo dahil sa pag-ibig na nararamdaman niya. Nararamdaman niya. Kaya naman kumikilos siya para isakotuparan ang kanyang mga salita at mga plano. So yun sa mga dapat mong makita upang masabi mo at mapatunayan mo sa sarili mo na ang lalaking yan o ang lalaking yun ay seryoso sa'yo ka-inspired. At ang pangatlong ginagawa ng isang lalaki ka-inspired kapag siya ay seryoso sa'yo is hindi siya pawala-wala. Yan ang pangatlo ka-inspired. Kaya kayo pa lang, anong ibig mong sabihin hindi pa wala-wala? Alam nyo kasi yung ibang lalaki, sa totoo lang nga, rito ko lang. Ano, pag hindi seryoso, pawala-wala yan. Eh, anong ibig sabihin nun? O, kunyari, nanliligaw pa lang. Halimbawa, sabi tayo sa mga nanliligaw pa lang. Manliligaw ngayon, bukas mo, hindi. Sunod, manliligaw, sunod, hindi. Ganun pa yun? Ganun ba ang isang manliligaw? Dapat consistent, di ba? Hindi yung kung kailan lang siya, ano, si paging manligaw. O, halimbawa, boyfriend mo na. Diba? Pawala-wala. O halimbawa, magka-problema ng konti, mag-away, magkatampuhan. Siya pa yung ganang mag-no contact. Lalo na kung siya naman yung nagkamali. Pawala-wala. Let's say, hindi siya consistent magparamdam sa'yo. Hindi naman busy. Wala naman, yung iba nga, wala naman trabaho. Dadahilan. Ang dahilan, wala raw load. Wala raw internet. Gusto niya, ikaw pa mag-load sa kanya. Talaga naman ka-inspire. Ganun ba yun? Kababae mong tao, ikaw pa mag-gagastos para sa kanya ng load niya. Para lang may pantek siya sa'yo, may panchat siya sa'yo. Diba? Hindi pa wala-wala. Laging nandyan para sa'yo. Laging nagpaparamdam para sa'yo. Umaaligid-aligid sa'yo. Laging nangangamusta sa'yo. Laging nag-a-update sa'yo. At talaga naman, laging handang
ipakita at iparamdam sa iyo na siya ay seryoso sa pag-ibig niya sa iyo, sa pagtingin niya sa iyo. Ganun 'yan ka-inspired. 'Di ba? Kaya kung may lalaki man ngayon sa buhay niyo na parang kawala-wala, hindi consistent, eh magdalawang isip ka na. Dahil ang tunay na nagmamahal, ang tunay na lalaking seryoso sa isang babae ay consistent. Tuloy-tuloy, hindi nawawala-wala, laging andyan, laging yung iba nga nakukulitan na eh. Kasi seryoso talaga yung lalaki na yun. Makukulitan ka dyan kapag yan ay seryoso sa'yo. Kasi lagi siyang pagpaparamdam sa'yo, ka-inspired sa'yo sa mga ginagawa ng isang lalaki. Laging nandyan para sa'yo, consistent, hindi pawala-wala, ka-inspired. At ang pang-apat na ginagawa ng isang lalaki kapag siya ay seryoso sa'yo is hindi siya puro dahilan, puro siya paraan pagdating sa'yo. Ang pang-apat ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag ang isang lalaki ay totoo sa'yo, kapag isang lalaki tunay at seryoso ang pagtingin niya sa'yo, lagi siyang mag-e-effort. Kahit kayo na, lalo na kapag naniligaw pa lang. Hindi siya puro dahilan, lagi siya naghahanap ng paraan. Hindi pa kasi puro dahilan eh. Pasensya na, hindi ako nakapag-message. Pasensya na, hindi tayo nagkita. Pasensya na, hindi kita na ano, ganito. Puro dahilan, di ba? Eh, okay naman yung iba, valid reason naman, pero minsan kasi puro na lang dahilan eh. Dapat laging humahanap ng paraan para sa taong mahal mo. Diba, ganun yan eh. Kahit kayo naman, diba, kapag kayo nagmamahal sa isang lalaki, mas gugustuhin nyo laging humahanap ng paraan kaysa dahilan. Dahil totoo kayo sa kanya. Ganun din dapat ang isang lalaki, ganun din dapat ang makita nyo sa kanya. Lagi siyang humahanap ng paraan para sa'yo. Ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang asawa mo sa'yo? Ang manliligaw mo sa'yo, ganyan ba? Kung isang lalaki nagpaparamdam sa'yo, consistent pa siya sa pag-e-effort sa'yo, lagi pa siyang umaharap ng paraan para magkausap kayo, lagi pa siyang umaharap ng paraan para makita kayo, lagi pa siyang umaharap ng paraan para makuha ang attention mo, palagi pa siyang umaharap ng paraan para lambingin ka, palagi pa siyang umaharap ng paraan para iparamdam sa'yo na mahal ka niya, palagi pa siyang umaharap ng paraan para magkaayos kayo, o lagi siyang umaharap ng dahilan, para patunayan sa'yo na hindi siya seryoso sa'yo. Talaga naman kay inspired. Dapat mong malaman yan. Imulat mo ang iyong mga mata sa katotohanan. Pag ang isang lalaki puro dahilan, ay mag-isip-isip ka na. Ngunit, kapag ang isang lalaki puro paraan, laging humaharap ng paraan para sa'yo, ay seryoso sa'yo yan kay inspired. At pa namang ginagawa ng isang lalaki kay inspired kapag seryoso sa'yo is iniisip niya ang mga pangangailangan mo. Yan ang palima kay inspired. Ang isang lalaki na nagmamahal ay lagi kang nasa isip niya. Dahil lagi kang nasa isip, lagi siyang concern sa'yo, lagi niyang binavalue ang kalagayan mo, iniisip niya ang mga pangangailangan mo. Ay, ano ba halimbawa ng pangangailangan ng isang babae? Siyempre, pagmamahal, lambing, respeto. At pag may problema ang babae, may pagsubok, siyempre dapat nandiyan yung lalaki. Alam na lalaki yun. Iniisip niya yung mga pangangailangan mo. Pero pag ang isang lalaki, walang pakialam sa'yo, natitiis ka, pinababayaan ka, alam niya yung pangangailangan mo pero hindi niya binibigay. Alam niya yung pangangailangan mo pero hindi niya ginagawa. Diba? Eh, masasaya mo bang mahal ka talaga nun? Masasaya bang seryoso sa'yo yung lalaki na yun? Kung mismong alam ng utak niya at puso niya ang pangangailangan mo pero hindi niya binibigay sa'yo. Diba? Let's say ang kailangan mo ay oras. Panahon. Diba? Yun lang hinihiling mo. Bigyan ka niya ng oras. Bigyan ka niya ng pansin, hindi yung puro barkada, hindi yung puro games, hindi puro inom, hindi puro gala, hindi puro, sabi natin puro trabaho. Yung iba kasi nagkukulang na sa oras, di ba? Nagtatampo yung mga babae. Oras na lang hinihingi mo sa kanya. Meron naman siyang time, pero hindi niya binibigay sa'yo. Imbis na ibigay sa'yo, pinaglalaro niya ng video games niya. Imbis na bigyan ka niya ng oras, makikipag-inuman siya sa barkada niya. Di ba? Dapat ka-inspired para malaman mo, masabi mo lang isang lalaki seryoso sa'yo, alam niya yung mga bagay na yan. Lagi niyang iisipin yan. Kasi gusto niya maging masaya ka at maging okay kayo. Kapag ang isang lalaki totoo sa'yo, lagi niyang alam, lagi siyang aware sa mga dapat niyang gawin para sa babaeng mahal niya, ka-inspired. At ang pangalam na ginagawa ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay seryoso sa'yo, gusto kang palaging makausap, makita o makasama. Yan ang pangalan kay Inspired sa pinaka-legit. Talaga naman kay Inspired kapag ang isang lalaki hindi ganyan sa'yo, ay dapat ka na mag-isip-isip at magdalawang isip pa. Bakit? Sapagkat nasabi mo natin seryoso yan sa'yo, kapag siya ay hindi sabik sa'yo. Diba? Seryoso sa'yo, sinasabing seryoso sa'yo, sinasabi niyang mahal ka niya.
hindi mo naman nakikita, hindi mo naman nararamdaman na siya excited sa'yo. Hindi ka nga masyadong binibigyan ng oras. Minsan hindi kanina kinakausap. Hindi ka pinapriority, hindi consistent sa'yo. Alam niyo mga kinspark, sa totoo lang, ha, real talk lang. Pag ang isang tao, lalaki man o babae, lalo na lalaki, ay talaga namang mahal ka, o pinapahalagahan ka, o talaga namang kinspark mataas ang interest sa'yo, at seryoso sa'yo, palagi yung kakausapin ka, at gugustuhin niyang palaging makita ka, to the point na gusto niyang makasama ka. Hindi yung lagi siya maghahanap ng dahilan, ganyan ba ang partner mo sa'yo? Ganyan ba ang manliligaw mo sa'yo? Eh dapat mo siyang kausapin ng masinsinan kay Inspire dahil hindi yan pasok sa senyales na siya ay seryoso. Dahil kung isang lalaki talaga namang mahal ka, iniibig ka, totoo sa'yo, seryoso sa'yo, ay hindi siya magiging ganyan. Dapat palagi siyang sabik sa'yo. Hinahanap-hanap ka niya dapat palagi. Mabis kanyang mamis at talaga namang gumagawa siyang paraan para makita at makausap ka. Dahil ang isang lalaking tunay sa'yo ay hindi makakatiis na hindi ka makausap kay Inspire. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi papayag na hindi ka makita. Ang isang lalaking tunay na umiibig sa'yo ay hindi papayag na hindi ka makasama. Ka-inspired sa isang mga dapat mong mapansin, maputunayan sa isang lalaki, kapag siya ay ganyan sa'yo, ay seryoso yan sa'yo, ka-inspired. At mabit mong bias pa na ginagawa ng isang lalaki kapag siya ay seryoso sa'yo, is madalas siya magpakumbaba para sa'yo. Yan ang papito at pinakahuli ka-inspired. Alam nyo kasi ka-inspired, ang pag-ibig sa totoo lang ay mapagpakumbaba, hindi mapagmataas. Ngayon, masasabi natin na seryoso at totoo ang lalaki at nagmamahal sa'yo ang isang lalaki kapag siya ay nagpapakumbaba sa'yo. Sabihin natin lalaki siya. Pero, dahil sa pag-ibig, nagagawang magpakumbaba ng puso at damdamin niya, ng kanyang isip, hindi niya itataas ang pride niya sa'yo. Kasi mahal ka niya. Isipin niya yung pagmamahal niya sa'yo. Diba? Hindi niya pahiralin yung tigas ng ulo niya. Pahiralin niya yung lambot ng puso niya kasi tunay ang pag-ibig niya sa'yo. Sana ganyan kayong ganyan lahat ng partner nyo sa mundo. Lahat ng nanonood sa akin ngayon. Kaso, sigurado, hindi lahat ganyan. Yung ibang babae na may problema talaga sa boyfriend. Yung ibang babae na may problema sa asawa. Kasi sobrang tataas ng pride. Sobrang titigas ng ego. Ayaw gusto nagpapahapol. Yung ibang lalaki, gusto nila sila pa yung sinusuyo kahit sila yung nagkamali. Diba? Alam nyo, sabi nga nila, sabi nila, mahirap maging babae. Tingin ko, totoo nga yun. Diba? Nakikita ko sa mga babae, may iyak, diba? Ang daming, sabi natin maraming dinaramdam. Eh, ang problema, babae pa naman. Pero kahit na babae ka, lakasan mo sana ang loob mo. Lumapit ka sa Panginoon Diyos pag nasa ganyang kasitwasyon. Lakasan mo ang loob mo, lumaban ka. Laging may paraan. Kung ganyan sa'yo ang isang lalaki, diba? Tinuro ko na sa inyo ang mga dapat gawin. Kung isang lalaki mataas ang pride, ikas sa'yo, masama sa'yo, diba, nagtuturo kami ng mga tips, sunduin nyo lang yun. Magtiwala kayo sa proseso. Pero, maniwala kayo sa akin, K-Squad. Kapag yan ay totoo pa rin sa'yo, mahal ka niyan, hindi ka niyan matitiis. Dahil ang tunay na pag-ibig kailanman ay hindi makakatiis. Ang tunay na pag-ibig kailanman ay hindi magpapabaya. Ang tunay na pag-ibig kailanman, K-Squad, ay hindi kailanman hanggang dulo magmamataas. Magpapakumbaba at magpapakumbaba kapag tunay ang pag-ibig. Pag ang isang lalaki bumabalik sa'yo, pag ang isang lalaki handang magpakumbaba sa'yo, pag ang isang lalaki natututo, pag ang isang lalaki kay Inspire talaga namang handang magpakumbaba at aminin ang kanyang pagkakamali sa'yo, ay mahal ka talaga nun. Pero sa katagalan kapag isang lalaki laging nagmamataas sa'yo, at sa katagalan talaga namang kay Inspire, hindi siya bumalik sa'yo dahil matigas ang kanyang damdamin. Eh, hayaan mo na yon, dahil hindi yun tunay sa'yo. Maraming lalaki dyan kay Inspire na handang magmahal sa'yo. Huwag kayong magpakatanga sa mga kalalaki, sa lalaki, na initiis ka, diba? Deserve mo ba yun na tiisin ka? Siguro deserve mo kung ikaw yung gumagawa ng masama, kung ikaw yung gumagawa ng mali. Pero ang problema, kadalasan, yung babae talaga ang naaapi. Diba? Minsan lalaki, minsan babae, pero yung iba kasi sa inyo, ano talaga eh, naaabuso, gano'n. Eh, marurupok lang kasi talaga kayo. Kayo masyadong marupok. Pag ginaganyan ka na, kayo maghahabol. Diba, ikaw na nga yung sinaktan, ikaw pa yung maghahabol. Kay Inspire, miss na miss ko na siya eh. Kay Inspire, paano yan? Ang dami na namin pinagdaanan, ang dami ang dumang taon sa buhay namin, may mga anak na kami, may iba mag-boyfriend, girlfriend pa lang, pero marami nang nabigay yung babae sa kanya. Sarili niya, nabigay niya na sa lalaki. Kay Inspire,
alam niyo sa buhay, hindi natin masisisi ang bawat nangyayari dahil tao lang tayo, nagkakamali, nagmamahal. Pero huwag niyong kakalimutan ang respeto niyo sa sarili niyo. Huwag niyong kakalimutan, dapat mong mahalin ang sarili mo. Dahil lang may nagmamahal sa iyo, ang Panginoong Diyos at ang mga magulang mo, ang pamilya mo. Kung minamahal ka ng ibang tao, di ba, dapat mas mahalin mo rin lalo ang sarili mo. Dahil sarili mo yan eh. Diba? Bakit ka papakatanga, iyak nang iiyak, maghahabol sa isang tao, sa isang lalaki na palagi ka naman tinitiis. Kapag ang isang lalaki ay hindi seryoso sa'yo, pag ang isang lalaki hindi totoo sa'yo, pababayaan ka niyan at di na muling babalik yan. Ngunit, kapag ang isang lalaki ay talaga namang handang magpakumbaba sa'yo kahit pa sa umpisa ay siya ay nagmamatiga sa'yo, sa umpisa mataas ang pride niya sa'yo, sa umpisa nagpapahabol sa'yo, pero kapag yan ay bumalik sa'yo, nagpakumbaba, ibig sabihin, mahal ka niyan. Sapagkat di kanya natiis dahil ang pag-ibig niya mismo ang makapangyariang nagpakilos sa kanya para sa'yo, ka-inspired sa mga ginagawa ng isang lalaki. Kapag siya ay serious sa'yo at mahal ka talaga, ka-inspired. So mga ka-spurge lang po, maraming salamat po mga ka-spurge sa pagtapos ng vlog nito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe po mga kasupan at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook. Ayan po yung FB ko, profile picture ko po yan. Pakihanap ka lang po, pakichat ako. Ako mismo mag-reply sa message nyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga kasupan. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!